At ito na talaga, in full operation na ang Topsy ni Snooki. Ito na ang mga niluluto nila dito. Busy and busy. Hindi na natin bubuksan yan, baka mainit. At ayan ang mga nangyayari dito. Ano to? Para kanino? Mga mahal nating employee sa Manalo K9. Ayan sa opisina, kita nyo naman yan. Oh, di ba? Hindi yan minekus-mekus, walang langa, walang dumi. Ayan, naka-hairnet. Oo, so ito yung mga kanin. Kitang-kita nyo, mapuputi. Oo. Mapuputi. Ito yung mga adobo. Hindi tinipid sa manok. Ito ba't isang piraso lang? Ito dalawa. Nagalit ako dun sa isa. Ayan ang mga isa-serve natin ngayon. So ano na yan? Fully operational na ba? Hindi pa. Anong meron lang? Dalawang menu pa lang. Dalawang menu? Pero maghapon na? Hindi man. Lunch mamaya. Merienda pa. Ah, may merienda. Oo nga oh. So isa-serve na yan ngayon? Oras na ngayon ay 20 minutes to 12. Serve na? Okay. Ano, dapat daw may mouth cover. Para hindi tumatasik yung mga. Oh, nasa na yung mouth cover? Nako, oo, kailangan may mouth cover. Soup. Uy, may free soup. Dinala na yung ibang pagkain doon? Oo, so, dinala na daw yung ibang pagkain doon. At ito, free soup na lang. Ayan. Oo. Oh. Nakikita natin ang kaligayahan sa kanilang mga mukha. Kita nyo. Ang adobo po yun. Ang ano ba ito? Kaya yung adobo eh. Ayan. So, yun na yung bubong. O, bumibili pa kami ng long span. Wala kasi ditong long span na sa malapit. Hindi natin kung anong reaction ng mga tao dito sa luto ni Topsy ni Snooki. Ayan na ang mga recipient ng ayuda. Ay, yun, no? Oh, dito na sila nagkakainan. Masarap ba? Kumain na kayo? Ah, kumain na kayo, Miss Steph? Oh, Miss Maricel? Kumain ka na? Ayan, oh, okay. So, kompleto na sila dito. May kanikanila sila mga orders. Ayan. Ayan, may mga adobo. Oh, dito, oh. Mga order niyo, order. Sinigang ba sa'yo? Apo. Ano na? Masarap po, nung sana. Ay, sinigang? Apo. Oy, nandun tayo sa mahabang para. Okay, iwan natin sila dito. Oy, si Omar oh. Alright, so yan ang ginagawa ngayon dito sa Topsy ni Snooki. Habang hindi pa natatapos yung ano natin dito, renovation sa bubong. Ayan, kailangan kasi malilim muna dito bago natin i-set up yung mga gamit dito. At dapat may kusina daw para hindi sila napapagod kakapanikpanaog dun sa taas. Ayan, lunch break muna sila. Ito kasi, no, kagaya ng pinost ko kahapon, in-encourage natin ang entrepreneurship. No, sa Pilipinas kasi, medyo poor tayo pagdating sa entrepreneurship. Hindi kagaya ng mga ilang mga bansa na sa paligid natin, kagaya ng sa pumasyal kami sa Indonesia, China definitely, Thailand, yung mga tao doon, mas gusto nilang magtayo ng business. Nung sinabi ko sa Pilipinas, kaunti lang yung gusto talaga magnegosyo dito. Kahit nga yung mga business management students sa mga binisita ko mga schools para mag-seminar ako sa kanila. Kaunti lang talaga yung nag-iisip magtayo ng sariling business. Karamihan, if not all, want to be employed, no, sa mga mas malalaking mga businesses siguro para mas stable, no, somewhat. Kasi ang business kasi, syempre, may mga ups and downs yan. Hindi masikmura ng karaniwang tao yung mga downs. Hindi naman kasi lahat ng mga businesses puro ups. Diba? Kahit sa amin sa Manalo K9, sa Meta Animals, may ups and downs yan. Oo. Kung hindi matibay-tibay ang sikmura ko, ilang beses na ako nag-give up. Kumain na kayo? Ito. Okay. Sige, sige. Kain na kayo, kain. Ayan o, ganda ng ating bagong sticker sa ating van. Eh, si Snooki na addict daw siya. Natuwa daw siya doon sa resulta nung unang araw, first and last day na nagbuka sila. Hindi naman siguro last. First and ano, most recent day, yung kaisa-isang araw nila na nagbuka sila dito. Kumita daw siya ng 4,000. Biruin mo yon.
Oh, alam mo ba kung magkano kinita daw ni Snooki sa unang araw? 4,000. Oh, sa mo kikitain 'yun. Ayos. 'Di ba? Kaya na-addict daw siya eh. Sige, kain ka lang, sige. Sige po. Oh, ganun lang 'di ba, guys? Kasi alam niyo, very rewarding talaga ang business. Sabi nga nila, no risk, no reward. Kaya kapag hindi mo kaya yung risk, hindi na tawag na risk appetite. Kung mahina yung risk appetite mo, ayaw mo mag-risk sa business, eh, iba, hindi mo rin matatamasa, hindi mo rin may enjoy yung potential rewards. Ganun lang naman yon. Pero kahit naman employment, di ba risky? Pwede ka mawala ng trabaho. Ganun lang. Tapos, maliit ang reward. But you can do, di ba, employment at the same time, habang kumikita ka, ay may side hustle ka. Sabi nga nila, meron kang sideline. So, hindi ko alam kung magkano naman ang kikitain ni Madam Snooki ngayon. Pero hopefully, balatuan niya ako. Oh, ito pa, mga sinigang oh. Ah, dire-diretso, lunch break. Paulit nga, saan mo? The best ang sinigang mo. The best daw yung sinigang oh. Paborito ko nga rin yan eh. Ayan. So, taas kayo magpipiknik? Ayos ah. Oh, ano? Nainggit kayo? Oh, sarap ng pagkain, you know? Johan, maraming naghahanap sa sinigang mo. Ayan, pinapanood ni Snooki sa CCTV ang mga naglalamunan. Sino yan si Jason? May additional sinigang. Ayan siya. Oo, si Jason. Additional sinigang daw. Ayan, mabili ang sinigang. Masarap talaga sinigang ni Madam Snooki. Bakit? Bakit ba masarap yung sinigang mo? Anong sikreto mo? Love. Love? Tay tayo dyan. Ayan, so... may niluluto pa. Ayan ang ating chef from Subay, Talim Island. Ayan, eksperto talaga sa pagluluto ang mga nandito. Ayan si Nanay. Ayan. Oo, grabe. Magkano kikitain mo kaya naman ngayon? Kasi na-share ko sa kanila, 4,000 kinita mo last time eh. Para ma-inspire yung mga gusto mag-business, di ba? Kasi yung mga iba takot na takot mag-business. Ano masasabi mo? Takot din ako. Ah, ako lang daw nagpapakita. Kita mo, di ba? Kailangan supportive. Kasi alam nyo, hindi naman talaga ganun kasimple mag-business. Pero kung may konting puhunan ka, kahit anong business yan, naalala ko noon, nung bata pa kami, yung nanay ko, naglagay lang ng mga paskil sa harapan ng bahay. Ice candy for sale, ice for sale. Mamaya may itlog for sale, mamaya may beer for sale, mamaya may Coca-Cola for sale, lahat na for sale. Ang dami ng mga paskil sa harapan ng bahay namin. Kulang na lang, ako yung pinorsil. So, ganun, di ba? Wala kang pwesto, wala kang puhunan, edi gumawa ka ng yelo, benta mo, tapos paskil ka lang sa harapan, kikita ka na, hindi yung ano, di ba? Iaasa ka lang na aasa sa iba. Mas maganda, start ka ng small business. Kahit saan ka sa Pilipinas, may mga pangangailangan ng mga tao, kung ano yung mga pangangailangan nila, isupply mo, tapos tumubo ka ng konti, ayos na yun. Diba? Ganun lang naman ang business. You look for a demand, you look for a problem, you solve the problem, ayun, a business na yun. Ano-ano ang problema? Ayun, nagpapanik na si Ate Anneli, no? May mga orders pa daw na ano, naghahanap pa daw yung mga tao doon. Kulang ba niluto mo? Hindi man. Oo, may shomai ka pa? May. Ayan, mamaya may shomai pa daw tayo. Kahapon, nag-grocery kami sa Save More pa. Sabi ko, hindi kaya masyadong mahal. Sabi, hindi daw dapat tipirin yung ingredients. Eh. Ganyan ang quality dito sa top sini Snooki. Hindi tinitipid ang mga ingredients. Yan ang sikreto dito. Kaya yung ano, yung mga bumibili, talagang satisfied na satisfied sila. Uy! Uy, may nakita ako. Uy, oh. Pwede na tayong kumupit dito. Ito na yata yung kita ngayon. Oh, yan, di ba? Pabarya-barya lang, pero kung tuloy-tuloy, ganyan lang ang business, guys. Eh, di ba, magkano yung ganito? Magkano isang serving mo ng sinigang? 60. Oh, yan, 60, oh. Eh, syempre, yung trabaho niyan, di ba, yung oras, yung manpower involved, lagay, kargado na lahat dyan. May konting tubo. Ayan, ganun lang. Eh, dapat masarap talaga at masustansya at hindi puro, ang tawag doon, betchin lang. Ito, walang betchin, puro pag-ibig.